Magandang araw, mga kayanita! Tunghayan po natin ang part 10 at final episode ng kwento ni David at Lisa na pinamagatang My Heart Belongs to You. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagtaka si Matt sa mga sinabi ni David patungkol kay Lisa. Anong ibig mong sabihin, pare? Tanong nito sa kaibigan. Alam mo ang ibig kong sabihin, Matt. Marumi ang babaeng iyan. Huwag mong sabihing hindi mo natuklasan iyan nang magsama kayo ng ilang araw, sabi pa ni David. Nagsama? Pare, hindi kita maintindihan, tugon ni Matt. Hindi ba? Ilang gabi kayong magkasama ng babaeng iyan bago naganap ang pictorial niya? Sa Padmo siya nakatira ng ilang araw at magkasama kayo doon, hindi ba? Sabi ulit ni David. Magkasama nga kami, pero hindi sa Padko. Dahil sa bahay namin siya nag-stay habang inihahanda namin siya para sa pictorial. Sa amin ko muna siya dinala para makapag-beauty rest siya. Dahil kailangan maging magandang maganda siya sa pictorial. Iniisip mo bang ginalaw ko siya? Tanong pa ni Matt. Hindi ba, Matt? Tanong naman ni David. Nakatingin na matiim sa mukha ng lalaki. David, hindi ko maaaring gawin iyan sa kanya dahil napakabait niya. Teka, kilala mo ba siya at parang galit na galit ka sa kanya? Tanong ni Matt. Oo, naging kasintahan ko siya at nagsisisi na akong hindi ko siya pinakaalaman habang kami pa. Marami na pala siyang karanasan sa ibang lalaki. Direktang sagot ni David. Hulagat naman na napatingin sa kanya si Matt. So, ikaw yung lalaki na ikinikwento niya sa akin na kasintahan niya na nagalit sa kanya dahil sa pagpapanggap niyang mayaman. Sabi ni Matt. Alam mo pala iyon? Tanong ni David. Oo, alam ko. Dahil pinagtapat niya sa akin. Naghahanap daw talaga siya ng mayamang magkakagusto sa kanya para hanguin siya sa hirap. Minamaltrato daw siya sa bahay na pinapasukan niya. Sinasaktan. Pero wala siyang magawa dahil mayroon silang malaking pagkakautang sa kanilang amo. Pinaibig ka talaga niya at ang balak niya ay hiraman ka ng malaking halaga na pambayad sa utang nila para makaalis na siya sa bahay na iyon. Pero umibig daw siya sa iyo, paliwanag ni Matt. Hindi naman nakakibos si David. Minahal ka ron niyang talaga at talagang ipagtatapat na niya sa'yo ang lahat pero nalaman mo agad ang tungkol doon. Pare, kung alam ko lang na ikaw pala ang tinutukoy niyang kasintahan, sana inasabi ko na sa'yo ang totoo. Napalunok si David. Kaya nga pare, yung cash prize niya bilang calendar princess ay dinagdagan na naming 5 ng sarili naming pera para makabayad lang siya ng utang sa kanyang amo at nang makalaya na doon, sabi pa ulit ni Matt. Umuyom ang kanyang kamay sa natuklasang iyon. Pare, maiwan na kita rito at mayroon lang akong aayusin, sabi ni David at hindi na hinintay pa na makasagot ang lalaki. Iniwan na niya ito. Malalaki ang kanyang mga hakbang na sumakay siya ng kanyang sasakyan. Pinaandar agad niya iyon ng mabilis. Madali siyang nakarating ng White Plains sa mansyon ni Lovangi. At dahil kilala naman siya ng gwardya, ay pinapasok siya nito kahit wala daw doon si Vanji at ang papa at ang mama nito. Mga katulong lang daw at si Marco ang naroroon. Sinabi niyang si Marco nga ang sadya niya, kaya pinapasok na siya. Sinalubong siya ni Aling Miding sa sala. Si Marco ho, Aling Miding? Tanong ni David.
Nasa kwarto ho niya, sir. Sagot naman ni Aling Miding. Gising na ho dahil nagpadala na doon ng kape. Gusto ho ba ninyong tawagin ko siya? Sabi pa ng matanda. Hindi na ho. Aakyatin ko na lang siya doon. Sagot ni David. Hindi na niya hinintay. Makasagot si Aling Miding. Alam na niya ang kwarto ni Marco. Kaya umakyat na siya. Dilakad niya ang maluwag na pasilyo at huminto siya sa harap ng kwarto ng lalaki. Nakaawang ng bahagya ang pinto, kaya itinulak niya iyon. Bahagyang nagulat si Marco na nakahiga at may nakapasak ni earphone sa magkabilang tenga nito. Nakikinig ito ng music, hubad ang lalaki at tanging underwear lang ang suot. Akmang aalisin nito ang earphone. Pero marahas na niya itong nalapitan at nasunggaban sa isang kamay. Mabilis na itong naidapa sa kama at saka niya binalite ang isang braso nito. Napadaing ito sa sakit. Kuya, bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Tanong nito na hirap na hirap. Yung nakita ko noong isang araw na naririto sa kama mo si Lisa. Totoo ba iyon o palabas lang? Gigil na tanong ni David. Totoo iyon, kuya, sabi ni Marco. Yung totoo, sigaw niya. Kuya, sisigaw ako at aakyatin ka ng gwardiya dito, sabi naman ni Marco. Sa halip na matakot, ay diniin pa niya lalo ang pagkakabaliti sa braso nito. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Magsasabi ka ba ng totoo o babaliin ko na ng tuluyan ang mga buto mo? Sabi pa ulit ni David. Magsasabi na ako ng totoo, kuya. Palabas lang namin iyon para magalit ka kay Lisa, pagtatapat ni Marco. Paanong napapunta si Lisa sa kama mo? Tanong ulit ni David. Tulog siya noon dahil pinainom siya ni Mama ng pampatulog. Iyon lang at binitawan na niya ang kamay ng lalaki. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto nito. Nakababa na siya at nakalabas ng mansyon. Siya naman pagpasok isang kotse sa gate. Huminto iyon sa gitna ng mahabang driveway at halos magkasabay na bumaba si Vanjie at Nora Amanda. Agad na sumalubong sa kanya si Vanjie. Tuwang-tuwa ito nang makita siya. Agad itong yumakap sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Namimiss mo na ba ako? Tanong nito na hindi bumibitiw sa kanya. Inalam ko lamang ang totoo, Vanjie. Mahina, ngunit patigas na sabi ni David. Anong ibig mong sabihin? Anong totoo? Tanong ni Vanjie. Kung totoo ngang pinasok ni Lisa si Marco sa kwarto niya, sabi ni David. Napanganga si Vanjie. Nakausap ko na si Marco sa itaas at inamin niya sa akin ang totoo. Lumarawan ang sindak sa mukha ni Vanjie. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Matatalim ang mga matang, tinitigan niya ang babae. Pagkuwan ay marahas niyang tinanggal ang mga kamay nito sa kanyang katawan at saka niya tinungo ang kanyang kotse. Nagtatakang nakatingin naman sa kanya si Senyora Amanda na nilampasan lamang niya at hindi pinansin ang pagbati nito sa kanya. Binuhay niya ang makina ng sasakyan at mabilis na pinandar iyon palayo sa lugar na iyon. Samantala si Lisa ay nakauwi na sa kanilang bahay. Subalit hindi pa sila nakakaisip na mag-ina ng malita negosyong papasukan gamit ang natirang pera mula sa premyo at bigay sa kanya ng limang magkakasama sa Perfume Avenue. Pansamantala nang makauwi siya ay nagbukas sila ng tindahan ng mga merienda. Doon lang naman sila sa harap bahay. Ang balak nila, kung wala silang maiisip na pwedeng pampuhunan, idadagdagan na lamang nila ang kanilang mga paninda. Balak nila magluto na rin ng mga pang-almusal tulad ng pansit, champurado at kalamay. Ang kalamay ay tuloy merienda na. Balak nila magtinda na rin ng mga lutong ulam para sa tanghalian at sa gabi. Matao sa lugar nila. Kaya natitiyak nilang mabibili ng gusto ang balak nilang itinda. Masarap nagluto ang kanyang inay at madalas na nakukuha ito sa malalaking handaan para magluto.
Iyon pa lamang ay kailangan na nila ng malaking puhunan. Pero dahil nagsisimula pa lamang naman sila, banana queue, kamote queue, at nilagang mais muna ang tinda nila. Mayroon din silang sago at buko para may katerno ang merienda. Mayroon din silang soft drinks na nirarasyon sa kanila. Bumili sila ng isang malaking cooler para doon ilagay ang mga paninda. Maganda naman nakita. Sa unang araw ng kanilang pagtinda ay malaki na agad ang kinita nila. Nakatulong ng gusto ang pagkakaalam ng mga kapitbahay nila na naging modelo siya ng pabango. Ang dami tuloy mga kalalakihan na nagsimula na namang pumansin sa kanya. Tamang-tama pa na mayroong paradahan ng tricycle sa malapit sa kanila at mga jeep na nagdaraan, kaya marami na agad na kumakain sa kanilang mga tinda. Parangang hindi na nila kayang dalawa ang dami ng mga mamimili, kaya balak na nilang kumuha ng kahit isang batang makakatulong. Mayroon namang mga kabataang lalaki ang nagpresenta sa kanila na maglalako ng kanilang banana queue, kamote queue at mais. Kaya naman, mas lalong lumakas ang kanilang mga paninda. Kahit naman siya ay naglalako na rin para makadami sila ng benta. Lalo na kapag napapansin niya na medyo matumal ang kita. Sanay naman siya sa paglalakong ganoon. Dahil bago pa siya naging katulong sa mansyon ni Novanji, ay naglalako na siya ng tinapa. Kaya nang hapong iyon, nang mapansin niyang mahina ang benta, ay nagpa siya siya maglako na rin ng mais, banana queue, at kamote queue. Sunong niya ang planggana ng banana at kamote queue, at bitbit naman niya ang basket ng mais, at nagsimula na siyang maglako. Malapit na namang dumating roon ang kapatid niyang nag-aaral, kaya may makakatulong na ang kanyang inay. Mula sa EDSA, ay inilikuni ni David ang kanyang sasakyan sa maliit eskinitang iyon sa Malibay. Pagkarating sa lugar, ay may sumigid na pananabik sa kanyang dibdib. Ilang saglit na lamang ay makikita na niya ang kaisa-isahang babaeng tunay niyang minahal. Nagkalabuan sila dahil sa kanyang kahangalan. Masyado siyang kinain ng galit dahil sa ginawang panuloko sa kanya ni Lisa. Idagdag pa ang ginawang panunulsol at paninira sa kanya ni Vanjie. Pero ngayon ay aayusin na niya ang lahat. Nayayain na tuloy niya ang babaeng pakasal sa kanya kapag nagkaayos na silang muli. Maraming bata sa eskinitang iyon tulad ng dati. Kaya naman, mabagal lang ang kanyang pagpapatakbo. Kapag naikasal na sila ni Lisa, ay aalisin na niya ang babae sa lugar na iyon. Isasama na nila ang inay nito at kapatid. Pagliko niya sa isa pang eskinita, ay bigla siyang natigilan. Nakita niya ang isang babaeng may sunong na palanggana at bitbit na basket. Nakilala agad niya ito. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Inihinto na niya sa isang tabi ang sasakyan at hinintay na makalapit ang babae. Pero nakita niyang natigilan ito nang mapatingin sa kanyang kotse na kilalang kilala nito. Napilitan na siyang bumaba nang maramdaman niyang uurong ang babae. Bahaging napauwang ang mga labi nito nang makita siya. Mabilis siyang lumapit kay Lisa. Nagtama ang kanilang mga mata pero walang anumang salitang lumabas sa kanilang bibig. Ilang saglit, nakatahimikan ang namagitan sa kanila bago nagsalita si Lisa. Anong kailangan mo? Tanong nitong punong-puno ng hinanakit ang boses. Lisa, gusto ko mag-usap tayo. Simula ni David. Ayusin natin ang tukol sa ating dalawa. Pagsusumamo pa niya. Mahirap lang ako. At baka nakakalimutan mo. Heto nga ako. At tagala kulang ang banana queue. Sagot naman ni Lisa. Lisa, alam mong hindi yan ang dahilan kung bakit tayo nagkalabuan. Naglihim ka sa akin. Kaya inakala kong niloko mo lang ako. Sabi pa ni David. Inaamin ko naman yun eh. Pero nauunawaan ko na ngayon, Lisa. Kaya nga ako nagpunta dito para ayusin natin ang lahat. Saka para makilala ko na ang pamilya mo. Paano si Senyorita Vanjie? Tanong ni Lisa.
Wala naman siya eh. Kahit kailan ay hindi naging kaming dalawa. Ginamit ko lang siya para pasakitan ka dahil nasaktan ako sa inakala kong panuloko mo sa akin. Sabi ni David. David, nawalan ka ng tiwala sa akin. Hinusgahan mo na agad ako nang hindi mo naririnig ang mga paliwanag ko. Ngayon, paano mo masasabing wala lang ang lahat? Na mahal mo na ako at nakahanda kang pakasalan ako. Hindi kita masisisi kung galit ka sa akin, Lisa. Pero sana, unawain mo naman ako. At sana tanggapin mo ang pagkakataon na hinihingi ko sa'yo ngayon. Hayaan mong ipakita ko sa'yo na nagsisisi na ako sa lahat ng mga ginawa kong panghusga sa'yo. Please, Lisa, bigyan mo pa ako ng ikalawang pagkakataon. Nakita naman ni Lisa ang katotohanan at katapatan sa mga sinabi ni David. Pumatak ang kanyang mga luha. Mabilis naman niyang pinahit iyon ng kanyang mga daliri. Narito ako muli, Lisa. Ipinapangako kong hindi ka na ulit luluha. Ipinaba ni Lisa ang mga dala at bigla itong yumakap sa kanya ng mahigpit. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang dibdib at doon umiyak ng umiyak. Niyakap naman niya ito at masuyong hinagod ng isang kamay ang likod at saka niya hinagkan-hagkan ito sa buhok. Nagkakatuwa namang nagpalakpakan ang mga tao sa kanilang paligid. May pumipito at may sumisigaw. Kasala na! Sigaw ng isang tambay doon. Lalo nang umugang ang malakas na palakpakan. At makalipas ang dalawa at kalahating buwang preparasyon sa kasal, ay idinaos ang isang magkarbong kasal ni na David at Lisa. Dinaluhan ito ng mga malalapit nilang mga kaibigan, kasama na sina Matt at ang buong pamilya nito, pati na rin ang ibang may-ari ng Perfume Avenue na tuwang-tuwa sa nangyari sa kanya. Walang pagsidla ng tuwa ang kaniyang inay, si Aling Miding at si Jocelyn. Inimbitan ni Lisa ang mag-anak ni Vanjie, pero hindi ang mga ito dumalo. Magkaganoon man, pinatawad na ni Lisa ang mga ito. Ang tanging nararamdaman niya naman ngayon ay walang pagsidlang kagalakan at kapanatagan ng kanyang puso sa araw ng kasal nila ni David, ang lalaking sadya sigurong itinadhana ng Diyos para sa kanya. At wala na siyang hahanapin pa dahil pinagkaloob na sa kanya ang lalaking mamahalin niya habang buhay. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na David at Lisa. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento na pinamagatang My Heart Belongs to You. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento ng pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless everyone.